So, bago ko ipakita sa inyo kung ano yung product na ginagamit ko sa kasalukuyan para matulungan si baby, especially kapag stuffy yung nose niya o barado yung ilong dahil may sipon, hindi makahinga, at kapag may natuto yung booger. Hulangot sa ilong niya. Hulangot sa ilong niya. Ginagamit ng pantanggal. Yung product na yun ay napaka talaga namang natutulungan talaga. Ang dali niyang gamitin at safe pa. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dati kong product na ginagamit sa aking baby, sa baby ko. Una, ito, yung clipper. Ito yung clipper na ginagamit ko dati. Delikado siya. Para sa akin, delikado itong product na to. Kasi, kapag ginamit mo siya, kailangan tulog si baby. Kasi hindi mo po pwedeng gamitin ng gising. Kasi malikot ang baby, di ba? So, one time, ginamit ko to, muntik, nasundot ko yung ilong niya. Dumugo. So, simula no, naghanap talaga ako ng alternative. So, ginamit ko din yung tinatawag na suction bulb, pero hindi siya effective kasi may natitira pang dumi sa ilong ni baby. Lalo na pag stuff si baby. So, dami na ginamit ko, napafrustrate lang ako kasi hindi na tatanggal yung dumi sa ilong ni baby. Umiiyak lang siya, hindi siya makahinga. Until, nakita ko sa online, actually nakita ko lang siya online. So, nagbasa-basa ako, kita ko online, yung tinatawag na, ito siya, yung nosefrida. Ayan, nosefrida ang tawag dyan. Frida Baby. Ang brand niya is Frida Baby Nosefrida for Stuffy Nose. Ayan, makikita mo dyan. Ayan. So, ayan siya. So, ano nga ba yung itsura niya? Ang itsura niya ay ganito. Ito siya. Ito yung pinaka-hose. Ito yung pinaka-hose niya. Ito, ilalagay mo yung filter. Ito yung filter. Ito yung filter. Nasa isang, ano siya, isang block. Makikita mo yan. Ayan yung filter. Sa ano na to, sa block na ito, pwede mo makuha yung filter. Push mo lang yan. Makikita mo yung filter. Ayan. So, ayan, hugutin mo siya. So, ayan, di ba? Makikita mo yung filter. Tapos, ikakabit mo siya sa hose. Andyan yung hose, di ba? Ikabit mo siya dyan. Yan. Tapos, itong filter na ito ay pinapalitan ito lagi. Palagi. Everyday after use. Ay, hindi naman. Basta sa palagi mo na malinis pa siya at tuyo pa, pwede mo pa siyang gamitin. Pero kapag nabasa na siya, tapos may dumi na or may booger na siya na dumikit, itapon muna. Okay? Pwede mo siyang palitan kasi nandito yan. Madami yan siya. Sa isang box, ganito. Tatlong piraso yan. Minsan may isang buo. Depende. So, ito yung tube. Ito naman yung tube. Ikakabit mo yung siya dito. Ayan. Ito yung ipinapasok sa ilong ni baby. Tapos, ito naman, sa dulo naman ng ano, ng tube, ito yung pangsipsip. O yung sock. Sock, or tawag ko dito eh. Ito na yan, yung pangsipsip. Diba? So, ayan siya. Sorry. Pag nabuo na siya, ito na siya. So, etong dulo na ito, yung dulo na yan, ito yung inilalagay sa ilong ni baby. Tapos eto, ito yung sisipsipin mo. Hindi mo siya pwedeng hipan kasi mababasa. Papasok sa hose yung laway mo. Magkakaroon ng contamination at po pwedeng magkaroon ng bacteria. Delikado kapag ginamit mo uli, tapos accidentally na sa halip na mahigop mo or masak mo yung booger ni baby, inahipan mo. So, papasok yun doon. Pero hindi naman basta-basta kasi may filter, di ba? Pero kailangan be careful pa din. So, ayan. So, hihipanin mo lang siya. Gamitin mo to. Tapos, sipsipin mo lang. Sipsipin mo. Kailangan mo tinding sipsipan na kailangan mo dito. So, i-ano natin, i-demo. Let's, I mean, ito si baby. Ting demo natin. Hi! Say hi! Hi! Okay, baby. So, iti-demo natin, ha. Ito, ha, host mommy dito, yan, ha. Tapos, sa ilong ni baby. Ganon! Good girl, diba? One more time. One more time. Ayaw na. Ayaw na yan. Okay, so, ganun lang. Ganun lang yung paggamit. So, para matanggal mo talaga lahat yung booger or yung snot ni baby, palalambutin mo muna siya.
minsan ang ginagawa ko after niyang maligo, kasi 'di ba malambot yung ano, yung dumi sa ilong kapag after nating maligo. So minsan ganun yung ginagawa ko. After niya maligo, sinasuction ko, sinisipsip ko yung kanyang ilong gamit yung tube na yon. Minsan naman kapag hindi ko siya pinaliguan, so medyo dry, 'di ba? Stuff talaga siya, as in namumuo talaga yung dumi sa loob ng ilong niya. So ang ginagawa ko itong saline spray. Ito siya. Yan. So saline spray yung ginagamit ko. I-spray mo lang siya. May instruction naman 'to eh. Spray mo lang siya sa ilong ni baby. Pag lumambot na yung dumi, pwede mo nang sip, sip. Pwede mo nang sip, sip. Okay. So ang tip lang, kailangan lilinisin mo lagi every after use. After use, lilinisin mo yung tube kanina. Lilinisin mo yung tube, tsaka yung mismong sinisip-sip. Lilinisin mo siya, tapos let it dry. Air dry lang. Huwag na siyang punasan. Kung nakalimutan mo namang linisin after mong gamitin, bago mo gamitin or before use, make sure na you have it cleaned. Kasi, makakontaminate, bacteria, delikado. So, di ba? Magkakasakit si baby. So, yun. So, all in all, para sa akin, maganda itong product ng Nosefrida. Hindi ko lang alam kung available to sa Philippines. Dito sa US, available siya. So, dito ko siya. Mabibili mo siya sa Target, sa Ralph's, sa CVS Pharmacy. Kung nakatulong ang video ko na ito, please like, subscribe, at yung bell button, pindutin nyo na rin. Hanggang sa susunod, thank you for watching!